channel, mga katribo, mula ngayon ang tawag ko sa inyo katribo, kasi syempre, alam mo naman ang lola nyo, tribo. Okay. Mga katribo, isa-celebrate po natin ang All Saints Day celebration. At kasama po natin dito si... Santo. Si... ang obispo ng Maynila. Para ma-interview po natin siya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng All Saints Day celebration. Sa inyong pong kaalaman, mahal na pare. Ano po ba? Kailangan na, kasi syempre ako, I am a Muslim by nature, by religion. And of course, by nature, iba ang aking paningin, pinaniniwalaan. Kumbaga, sa kaalaman ng ating mga manonood, ipaliwanag mo, ano ba ang All Saints Day celebration, Father? Sa ngayon, kasi diba, All Saints, November 1 is All Saints Day, November 2 is All Souls Day. Yes, usually, yes. Ganun. So ngayon is culminating sa Kristiyano, kasi culminating yung ano na si Pero in fairness ha, parang hindi ka nag-toothbrush. It's okay, continue. Culminating ano activities ng simbahan na para sa lahat ng mga santo. Actually, hindi lang naman ito sini-celebrate natin yung araw ng mga yung kaluluwa, 'di ba? Ang parang ang pagkakaintindi ko mga santo. Mga santo. Bukas pa yung sa kaluluwa. Bukas pa yung sa kaluluwa. Pero, syempre, All Souls Day bukas. Naging ano na natin, naging tradition na kasi natin na sinasalubong natin siya, mga katribo. Kaya kailangan nating magkaroon ng clarification. Celebration. Ay! Ay, sa'yo nagdadasal. Oo. So, ngayon, syempre, ano pang mailadagdag? Ano pa ba mga additional information para magkaroon? Usually, we remember our loved ones who passed away. Namatay natin ang mga mahal sa buhay. Doon natin sila. Only in the Philippines ata. So, oo, so hindi ko na rin talaga kaya amoy patay. Talagang amoy patay. Hindi ko kaya amoy patay talaga. Amoy patay. Minulto ka na ba? Minulto. Okay, akin naman, kumbaga, may mga experience ka ba na parang na-ghosting? Di ba uso sa ating mga Pinoy na na-ghosting ka na ba? So yung biglang mahal mo siya, sweet kayo dati, ang feeling mo, ang ganda-ganda mo kahit ikaw lang nakakaalam. Pero di ba, bigla ka na lang iniwan at walang pakiramdam. Yun po ang tawag doon ay na-ghosting ka. So ako naranasan ko yung feeling mo, ang ganda-ganda mo, wala. Parang, pero at the end of the day, ikaw lang pala nakakaalam na ang ganda mo. Pero na-ghosting. So with that, of course, gusto namin ipakita sa inyo ang aming handa. Celebrations. Bilang pag-aalala sa ating mga pamilya. At mahal sa buhay. So ipakita naman natin, ano ba yung mga handa natin? So ito na ang ating handa. Isa-isahin mong kuya sa kanila. Kailangan mong ipakita. Ano ang handa natin? Meron tayo fresh fruits, may blueberry cheesecake. Uy, alam mo, ano yan sa bread talk ha? Alam mo, actually, ang bumili nito, yung kaibigan naming mayaman. Sponsor niya ito. At ayaw niya kumain talaga ng mga pipitsugi. Kasi may level of, ano talaga, standard siya kay bread talk. First time ko actually makatikim ito. Tapos, yung sigurado ka makatikim ka? Ayan, kasi yung ipawal pa. Oo, baka magtsaka pang diabetes. Ito suma na malagkit na masarap. Ay, ito talaga ang native. Usually, hindi raw ito nawawala sa celebration ng araw ng mga pitay. At saka ito, ibos. Sa amin, tawag dito ibos. Sa amin yan, suman. Suman. Ito, yung sa amin, suman. So, dalawang klase. Ito, anong laman nito? Ibos, kanin na may gata. May medyo malat-alat. Ito naman is giniling na kanin na nilagyan ng asukal. Okay. Ano green, ito? Green color. Green so ito color. Naman ay bangus. Bangus. As usual, nakikita yun sa fish pan. Biniyak lang siya, walang justice. So ito naman lumpia. Lumpia. Ang social ang packaging niya ha. Individual pa. Yan naman kandila. Kandila yan. Ito ay tinola. Familiar tayong lahat dito. Tapos of course, hindi nawawala ang pansit. Sa pag-celebration ng mga Pinoy. And then, ito is paboritong na nagluto nito, yung chicken gizzard with
pineapple juice. Wow, ang sarap. Ang sosyal. Tapos with chili. Ito naman yung mga muffins na. So, asan yung drinks? Kailangan natin puntahan kung saan tayo nagsindi ng candle. Doon natin nilagay sa candle. Medyo dahan-dahan ko lang po papuntahan. Baka matamaan ng camera. Hindi pa po talaga nakakaperma ng kontrata. So, maliit lang aming lamesa. So, dahil dyan, dito po namin nilagay ang mga aming mga color. Kuya, i-discuss mo. Ano ba itong mga color of love na to? Color, ano ito? Color of United Benito. kasi mabuti lang ibis yung ano. O yan, may LGBT color kami. Color. Oo. Yan yung ami. Dito namin nilagay. Tapos natin rin sinindihan ang kandila. So yan. Yan. Kasi wow. Medyo malakas yung hangin. Yan ang candles. Malakas ang hangin. Nauubos na siya. So itong. May piña colada. Ano yung yellow, kuya? Piña colada. May beer. May orange. May coke. Yung white. May root beer. Root beer. Yung ano, may wine. Gin. At saka whiskey. So, syempre. Saka bulaklak din sa pambuo yung bulaklak. Alam mo, kompleto yung ano, Ricardo natin. Sana mapanood nila at ng ating mga kaibigan din sa ibang bansa. Shoutout pala sa London. Pati sa Canada. Ipapakita muna natin ang kagandahan ng panahon. Yung kasi panahon ngayon po ay signal number 4 po ang Metro Manila sa Bagyong Rolly. Tropical storm. Oo. Medyo maulan. Sa baba. So, pwede ngayon, na tumalun kasi may pool. Oo, ngayon kapag may multo tatalo na lang. So medyo nakakalungkot ang panahon. Mga shout out muna natin. Shout out natin. Sila si yung mga sponsor natin doon sa London, meron si Erwin Bersabal. Oo, sa Japan naman si Dora Bersabal, at sa Canada naman si Ate Jo Brian Galgo. So regards dyan, ate, at sana mapanood mo ang aming vlog. Maraming i-offer sa susunod kasi alam mo naman yung Ryan. Hindi naman katribo. Kasi magtutok kayo dito sa oo, abangan niyo yung ibang mga mini vlogs. So, excited ako. Ano pa ba yung ipapakita? Pag umuwi kasi si Ryan na siya doon. So yan. So di ba? Ayun ang pagkain. So titingnan niyo. So yun. So yan ang food. Wala pa lang ma-firma ng kontra kasi. May mga bawal pa kasi ano talaga ang likot ko mag-vlog. So yan, so ito na yon. So yan. So dito na, halika na kuya, magpaalam na tayo. Kahit na bumabagyo, okay lang, magpaalam na kami sa inyo. So, ay, umuulan siya. O, tingnan niyo kayo. Umuulan siya, ang lakas na ano. Oo, ang lakas na ng ulan. Paparating na talaga siya. Wala nang makakapagpigil sa kanya. Hanggang sa muli, mga katribo, abangan nyo ang aming susunod na vlog. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button for you to be notified on our next videos. Bye-bye!